Hello! Welcome po sa ating aralin pang Mathetes Lesson Number 27. At ang pinag-uusapan natin dito ay ang Christian Life Battles and Victories Against Worldliness. So yung nakaraan nating lesson, number 26, ay yung Christian Life Battles and Victories Against the Devil or Against Satan. So ngayon, pag-uusapan natin naman itong digmaan at tagumpay ng Kristiyano laban sa kamunduhan o yung worldliness o yung sanglibutan. At pag-uusapan natin kung ikaklaro natin kung anong ibig sabihin ng sanglibutan kapag ang pinag-uusapan natin ay ang pakikipaglaban natin at tagumpay natin sa sistema ng kamunduhan. At yan ang pag-uusapan natin, no? So pag sinabi nating mundo or world sa ganitong klaseng diwa, ang ibig sabihin ay yung sistema o yung lipunan, maaari rin sabihin yung institusyon o yung samahan o organisasyon or kumbaga parang itong pamamaraan, kultura ng kaayusan ng mundo. Pero hindi lang ito pagsasama o lipunan, kundi itong kamunduhan na pinag-uusapan dito ay sumasailalim sa kapangyarihan ni Satanas. At itong kamunduhan na ito ay sakop ng kapangyarihan ni Satanas. Look over at 2 Corinthians chapter 4, halimbawa. Bago natin tingnan yung pinaka main verse natin, yung key verse natin sa study notes, tingnan muna natin ang 2 Corinthians chapter 4, verse number 4. And the Bible says in 2 Corinthians 4:4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. The God of this world. Kung papansinin mo, sa King James Bible, yung God of this world, maliit na G. No? Diyos-Diyosan, kumbaga, maliit na G. Ang Diyos ng sanglibutang ito. At yung pag sinabing sanglibutan o yung world, yan yung sistema ng kamunduhan. O yung takbo ng mundo na salungat sa Diyos na sumasailalim sa kapangyarihan ni Satanas. So 2 Corinthians chapter 4 verse 4. At ang mundo na pinag-uusapan natin dito, itong kamunduhan ay nagtataguyod ng kasalanan o tinataas ang kasalanan. Pinauunla rin ang kasalanan. Lahat ng kamalian, lahat ng kasalanan, lahat ng maling gawa, lahat ng makasalanang ugali at salungat na pilosopiya laban sa Diyos at sa sa anak ng Diyos na si Jesucristo. Lahat ng yan, yung takbo ng mundong ito ay salungat sa Biblia. At ito ang kamunduhan na pinag-uusapan natin. Lahat ng hindi maka-Diyos na pag-uugali o pilosopiya, pati na rin kasama ho dito ang pananamit, ang pinanunood, pinapakinggan na musika, lahat ng mga bagay na salungat sa Biblia na hindi nagtataguyod ng kabanalan, eto ho ay makamundo o nasa mundong ito. At makikita natin sa Bible na ang mundo na nasumasailalim kay Satanas ay maingat na ginagawa ito ni Satanas upang umakit o akitin, magtukso sa Kristiyano na gumawa ng kasalanan. So sa mga katwid, ginagawa ni Satanas lahat para ipakita niya na ang kasalanan ay
napakagandang gawin. Wala naman problema kung gumawa tayo ng mali o makihalubilo tayo sa kamalian ng mundo. At ang tayo naman bilang Kristiyano, bilang Mathetes, bilang born again believers, dapat kilalanin natin na ang takbo ng makamundong mga bagay o yung sistema o yung society o institution or world order ay nasa mali at salungat sa Diyos. At ito ay dapat i-recognize natin bilang Kristiyano. No? Makilala natin na ang sistema ng mundo o ang takbo ng mundong ito ay salungat sa Diyos at na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. So, pag sinabing mundo, hindi natin pinag-uusapan dito ang kalikasan, okay, yung clouds, skies, yung mga puno, yung mga halaman, mga tao na nakatira dito sa mundong ito. Hindi yan ang pinag-uusapan natin. Hindi rin natin pinag-uusapan pag sinabing mundo, yung masa, no? Lahat ng mga nakatira dito, masa, yung mass of humanity. Hindi ho yan ang pinag-uusapan. Pero pag sinabing worldly, ito ay ugali na katulad ng sanglibutan o sistema na nananatili sa kapangyarihan o impluensya ni Satanas at salungat na pilosopiya. Okay? Worldliness ang pinag-uusapan dito. So, tingnan natin ang key verse, 1 John chapter 2. 1 John chapter 2 verse number 12. Sorry, 1 John chapter 2 verse 15. Yan ang key verse natin. 1 John chapter 2 verse number 15. At ang sabi ng Bible, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So, matinding Bible verse ito, dapat i-underline, i-highlight, i-circle, i-master para magkaroon tayo ng tagumpay laban sa kamunduhan. At kung tagalogin natin ang 1 John chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. And again, pag sinabing sanlibutan, hindi ibig sabihin ang kalikasan o yung mga tao. Ang ibig sabihin ng sanlibutan ay ang sistema o pilosopiya na salungat sa Diyos. At kung iniibig natin ang pagiging makamundo, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa atin. So, napakatinding Bible verse ito. Wala hong magandang sinasabi ang Bible patungkol sa kamunduhan. Romans chapter 12. Magtingin-tingin tayo ng mga Bible verses muna. Romans chapter 12 verses 1 and 2. Romans chapter 12 verses 1 and 2. And the Bible says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse number 2, eto pansinin ninyo. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, sabi sa verse 2, be not conformed to this world. Anong ibig sabihin nun? Huwag ninyong tularan ang sanglibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. So, sa verse 2, huwag nating tularan ang sanglibutang ito. So, may tukso ang sanglibutang ito,
yung pilosopiya ng mundong ito na gayahin natin ang takbo ng mundong ito. Pero hindi ho ito ang layunin ng Diyos. No, sa sanglibutan natin, marami hong mali, marami hong salungat sa Diyos. At kung hindi tayo nag-aaral at pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, ang akala natin, sila ang tama at kailangan sumunod tayo. Halimbawa, sa sanglibutan natin, ang turo ng sanglibutan ito ay hindi ho tayo nilikha ng Diyos. Lahat tayo ay nag-evolve. Yan yung mga scientists, mga lahat ng mga secular scientists ng mundong ito nagsasabi na wala hong Diyos na naglikha ng mundong ito. Lahat tayo ay aksidente lamang at lahat ng ito ay natural na proseso ng evolusyon kung saan ho nanggaling tayo sa isang unggoy o yung unggoy na yon nanggaling sa isda at yung isda ay nanggaling sa isang tubig at yung tubig ay nanggaling sa isang pagsabog ng universe noong simula ng lahat. At sa tagal ng panahon, nag-evolve tayo. No? Sa tagal ng panahon, bilyon-bilyong mga taon ay naging tao tayo. Ganyan ho ang turo ng sanglibutan. Pero kung babasahin natin ang Biblia, alam ho natin, nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang wangis. Ang Diyos ay manlilikha at wala hong evolution. Creation ho ang turo ng Bible. So, sa sanglibutan ito, hindi na ho na alam ng sanglibutan kung ano ang sino ang lalaki, sino ang babae. Pwede bang pakasalan ng lalaki, ang babae. Ganyan ito, ganito ang takbo ng mundo natin. Pero sa Biblia, ang Diyos ang nagsimula ng pagkasal. Kaya may asawa, nag-aasawa ang tao ay sinimulan ho ng Diyos yan. At sa Biblia, ang lalaki ay ipinapakasal sa isang babae. At yan ang pinaka basic na kumbaga ang buong lipunan natin ay binubuo ng pagsasama ng isang lalaki sa isang sa kanyang asawa na babae. Alright? Pero ang sanglibutan ito, hindi na nila alam kung ano ang tama o ano ang mali. Oh. So, sumusunod ba tayo sa sanglibutan? No. Okay? Sa sanglibutan ito, okay lang na wag magkasal, no? Mag-live-in na lang. Pwede ba yun sa Biblia? No, hindi pwede. Sa mundo natin, ang dami ho na pilosopiya ng mundo na mali at baluktot at salungat sa salita ng Diyos. At kung hindi alam ng Kristiyano ito, malamang wala siyang tagumpay sa impluensya ng sanglibutan. Kaya sabi sa verse 2, huwag ninyong tularan ang sanglibutan ito. Ikaw, Kristiyano, ikaw ay anak ng Diyos, may banal na Espiritu ng Diyos, gaya na napag-aralan natin. Binigyan tayo ng salita ng Diyos, liwanag, gabay para sa ating buhay, para hindi ho tayo maging katulad ng sanglibutan ito. And so, huwag ninyong tularan. Now, sa una nating binasa, huwag natin ibigin ang sanglibutan ito. Sa Romans 12:2, huwag tularan. Alright, tingnan mo ang Galatians chapter 1, verse number 4. Galatians chapter 1 and verse number 4. Tingnan mo ang sabi ng Bible. Who gave himself for our sins that he might deliver us from this present evil world according to the will of God and our Father. Paano ang description, no? Ano ang paglalarawan ng Biblia sa sanlibutan ito? Sabi ng Bible, this present evil world. At kung tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible,
na nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan. Okay, so sa kasalukuyang masamang sanglibutan ito o mundong ito. Ang mundo ho natin sa kasalukuyan na ito ay masama ayon sa salita ng Diyos. At kung tutuusin, wala hong hustisya sa mundong ito. Now, paminsan-minsan, mayroong hustisya. Pero kung tutuusin, ang daming baluktot at hindi matuwid, ang daming kaguluhan at walang kapayapaan, bagamat nais natin, bagamat naisin natin, at gawin natin ang tama, kung tutuusin, ang tunay na purong hustisya na kinakailangan natin ay hindi ho matutupad hanggat hindi ang nakaupo sa trono ng gobyerno ay ang Panginoong Hesukristo. Dahil tayo ay makasalanang tao. At ang alam natin gawin bilang makasalanang tao ay baluktot at kasalanan. Alright? So, ito ang larawan ng salita ng Diyos patungkol sa mundong ito. So kung ang mundong ito ay kasalukuyang masama, bakit natin dapat tularan ito? Hindi ho pwede kung ikaw ay matinong Kristiyano. Suriin mo kung ano yung ugali o pilosopiya ng mundong ito. Salungat ho ito sa Diyos. At kung ikaw ay Kristiyano at ang ugali mo ay ginagaya mo lang yung mga nakikita mo, yung mga napapanood mo, imbis na basahin mo ang Biblia, pag-aralan mo ang Biblia, at isabuhay mo ang salita ng Diyos, kung ang pinakikinggan mo, yung pinanunood mo, yung mga ginagawa mo na luma, na bulok, na gawa ng laman, yun ang ilinalagay mo sa buhay mo, di walang pagkakaiba ang buhay mo sa hindi ligtas. Ikaw rin, sumasama ka sa takbo ng mundong ito. Or Ephesians chapter 2, verse number 2. Ephesians chapter 2 and verse number 2. Tingnan mo ang sabi ng Bible dito. Ephesians chapter 2, verse 2. Where in time past ye walked according to the course of this world. To the course of this world. In time past. Okay? So, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanglibutang ito. So, noong hindi ka paligtas, no, Kristiyano, anak ka ng Diyos, nasa iyong banal na Espiritu Santo, kung tunay na ikaw ay anak ng Diyos at sumasampalataya kay Jesucristo, nagsisi ng iyong kasalanan at tinanggap siya, at tunay na umaasa ka sa Kanya lamang, ikaw ay anak ng Diyos. Alam mo, meron kang buhay noon bago mo nakilala si Jesucristo. At yon nilakaran mo. Ano yon? Yung lakad ng sanglibutang ito. Bakit? Kasi yun lang ang alam mo nung hindi ka pa tumanggap kay Jesus Christ. So, you walked past tense. Ye walked, kayong lahat. Yung kinakausap dito ni Apostol Paulo ay yung iglesia ng Ephesus. At yung mga members doon, sinabihan ni Paul, kayo noon, kayong lahat noon ay lumakad ayon sa course of this world, ayon sa takbo o lakad ng mundong ito. Okay, so alam mo kung ikaw ay naging tunay na anak ng Diyos at tunay na Kristiyano, dapat meron talagang mga bagay na ginagawa mo noon at hindi mo na ginagawa ngayon bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano. Dahil alam mo kung ano ang tama at dahil nasa sayo ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. Kahit na hindi ka turuan ng pastor, nandyan pa rin sayo ang banal na Espiritu ng Diyos. Dapat alam mo kung ano ang tama, ano ang mali, ano ang dapat mong ipagpatuloy at ano ang dapat mong iwasan o tigilan o talikuran. James chapter 4. James chapter 4, verse number 4.
James chapter 4, verse number 4. Ang sabi ng Bible, "Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of this of the world is the enemy of God." So, matinding Bible verse ito, James chapter 4 verse 4. Tagalogin natin. Mga ngulunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Kasi ho, ang Diyos ay banal. Siya ay matuwid. Siya ay liwanag. At salungat ho ang madilim at masamang mundong ito. Kaya pansinin mo yung ugali mo, yung mga salita mo, yung mga musika mo, yung mga pinanunood mo, yung mga pananamit, no? Even down sa pananamit, doon sa pananamit. Dapat alam ng tao na ikaw ay disente, na anak ng Diyos, pati nga sa buhok, ang Kristiyano ay simple lang. Wala hong, hindi ho parang Christmas tree ang Kristiyano. Parang Halloween ang dating ng iba. Pag nagsuot ng mga damit, parang sobra-sobra masyado, o di kaya medyo maikli, o medyo mahigpit. Pero ang Kristiyano dapat disente pag nagdamit siya. Hindi siya katulad ng mundo. Eto talaga ang problema ng mga backsliders na Kristiyano. Nakikipagkaibigan sa sanlibutan. Pinapansin nila kung ano ang kurso, anong takbo ng mundo. Tapos iniiral nila yan sa kanilang sarili, sa kanilang buhay. Hindi naman nila pinapansin na ano kaya ang sabi ng Diyos patungkol sa ginagawa ko. Naluluwalhati ba ang Diyos sa ginagawa ko, o naluluwalhati ang sanglibutan ito o yung sarili ko lang? Okay, so dapat i-examine natin lahat ng dumadaan sa ating tenga, mata, lahat dapat ini-evaluate natin. Lahat ng ugali natin, lahat ng mga salita natin. Kaya yung iba, pag bumukas yung bibig, mga OMG ang sinasabi, o di kaya hindi nag-iingat sa kanilang salita. Kung ano, marurumi ang mga pinagsasalita. Marurumi ang lumalabas sa bunganga. Hindi ho ugaling Kristiyano yun. Ugaling makamundo, pwede. At yan ang pinag-uusapan natin. Kristiyano, merong tagumpay ang Kristiyano laban sa sanglibutan. Hindi ho dapat i-impluensya ng sanglibutan ng Kristiyano, kundi dapat ang Kristiyano ay maging liwanag sa isang madilim na mundo upang makita ng tao na ang Diyos ay totoo. Paano malalaman ng hindi ligtas na totoo ang Diyos? Nakikita ho niya sa buhay ng isang tunay na alagad ng Diyos, na meron talagang Diyos na banal at siya ang nagbibigay ng kabanalan sa atin. Kaya hindi ho dapat sumama ang mga Kristiyano sa pagiging kaibigan ng mundo, ng makamundong bagay. Okay? Now, hindi ibig sabihin na wala tayong kaibigan na hindi Kristiyano. Hindi ho yan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin ay ugali, pilosopiya, sistema, itong institusyon o kaayusan ng pagiging makamundo. Okay? Pwede tayong maging kaibigan ng hindi ligtas kung dadalhin natin sila sa Panginoong Hesukristo. Pero kung tayo ang dinadala nila sa kamalian, sa kabaluktutan, nakakahiya ho na sabihin natin tayo ay Kristiyano. Tapos sila pa ang nag-uudyok sa atin sa kamalian at sumasama ka naman sa kamalian.
Paano nila malalaman na totoo ang Diyos kung walang pagkakaiba sa iyong buhay? So hindi ho tayo basta-basta bilang Kristiyano sumasama sa takbo ng mundong ito. Kaya ho, iba talaga ang Kristiyano. Iba ang pagiging tunay na Kristiyano. Hindi ho tayo kaibigan ng makamundong bagay. 1 John chapter 5 verse 19. Okay, 1 John chapter 5 verse 19. Tingnan mo ang larawan dito. Sa Bible sabi 1 John 5:19, alam natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanglibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Tingnan mo ang salita ng Diyos, malinaw. 1 John chapter 5 verse 19. And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness. Ang buong sanglibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. So, wala akong magandang sinasabi ang Bible patungkol sa pagiging makamundo. At pag sinabi natin pagiging makamundo, ito yung kahit anong bahagi ng pagiging makamundo, pag ginamit natin ito, ay nakikihalo-bilo na ho tayo sa kamunduhan. Kung ginagamit natin sa sarili natin, ha? Sa sarili natin ang musika ng mundo, kahit sa music lang. No, hindi ho nagtapakinggan mo ang music na pinapakinggan mo. Malaswa, wala hong kabanalan, lahat salungat sa isang banal na Diyos. Tapos ikaw, nandun ka, nakikinig at sumasayaw at sumasama sa ligaya ng sanglibutan. Tama ba yon? Mali. So kung gagamitin mo kahit na ilang kahit na maliit o kahit anong bahagi ng makamundong pag-iiral o pag-iisip o pilosopiya, pag ginamit mo ito, ikaw ay makamundo. O sa simbahan natin, for example, meron tayong biblical church, Baptist tayo. Okay? Pero wala hong pwedeng gumamit ng musika ng mundo sa service natin, sa mga services natin. Bakit? Dahil ayaw kong ihikayat sa kabaluktutan at kamalian ang mga sumasamba at ang mga bisita. Kaya sa church natin, nag-aayos tayo ng pananamit. No? Hindi ho maganda yung magsusuot tayo ng kasutan na maikli, masyadong maikli, na nakikita yung binti, no? O di kaya yung sa taas, no? Hindi ho nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos yung magdamit tayo na parang hindi ho kaaya-aya sa Diyos. And so, kung gagamitin natin ang bahagi ito, edi makamundo tayo. Anumang elemento, anumang bahagi ng kasalanan o kamalian, ito ay kamunduhan. At kinakailangan natin bilang Kristiyano ay suriin natin, pag-aralan natin lahat. Yung pilosopiya ba natin ay sumasangayon sa pilosopiya ng salita ng Diyos? Yung pananaw ba natin ay sumasangayon sa pananaw ng salita ng Diyos? Yung awit natin, sumasangayon ba sa salita ng Diyos? Yung pananamit natin, sumasangayon ba sa salita ng Diyos? Yung ugali natin, ha? Yung salita, mga salita na lumalabas sa bibig natin, ito ba ay sumasangayon sa salita ng Diyos? Ang ugali natin, sumasangayon ba sa salita ng Diyos? Kung hindi, ito ay bahagi ng pagiging makamundo. So, paano tayo
magkakaroon ng tagumpay laban sa kamunduhan na ito. At alam mo, ang problema ng kamunduhan ay ito ay laganap, no? Laganap, malaganap ito. Kahit saan ka lumingon, nandyan ang kamalian. Pero paano tayo pwedeng magkaroon ng tagumpay? Meron bang tagumpay? Meron. Pwede ho tayong mabuhay sa kabanalan ng Diyos. Pwede ho tayong lumakad sa liwanag ng salita ng Diyos para iwasan natin ang patibong ng kamunduhan na galing kay Satanas. At by the way, itong sanglibutang ito, itong kamunduhan na ito ay bitag, dinesign ito ni Satanas upang maging kaaya-aya na tuksohin ang Kristiyano na gumawa ng mali. Pero ang tagumpay natin ay na kay Hesukristo at napagtagumpayan ho niya ang sanglibutang ito. Tingnan mo ang John chapter 16 and verse 33. John chapter 16 and verse 33. Okay? Sabi ng Bible, "These things have I spoken unto you, that ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer." Sabi ni Jesus Christ, "I have overcome the world." Sa mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo, kung Tagalogin natin, upang siya ay magkaroon, upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. Ngunit, lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan, sabi ng Panginoong Hesukristo. Amen. So, meron ho tayong tagumpay sa sanglibutan. At ito ang mga hakbang na dapat natin malaman para magkaroon tayo ng tagumpay. Alright? Una sa lahat, kilalanin natin, aminin natin na ang tunay na, na pakikiisa o pakikisama sa Diyos ay ang lunas sa kamunduhan. Ang tunay na pakikiisa o pakikisama sa Diyos ay lunas sa kamunduhan. Kung talagang ikaw ay nagmamahal sa Diyos, wala kang panahon para magmahal para sa sanglibutan. Kung ikaw ay nakikiisa sa Diyos, hindi ka makikihalubilo sa sanglibutan. 1 John chapter 2 verse 17. Tingnan mo ang 1 John chapter 2 verse 17. Ang sanglibutan at pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Wow! So tingnan mo ang sanglibutan na ito at lahat ng mga kabaluktutan at pagnanasa ng sanglibutan nito ay lilipas din ho ito balang araw. Kaya huwag kang mabuhay para sa mundong ito. Mabuhay ka para sa Panginoon. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. 1 John chapter 2 verse 7. So una sa lahat, tandaan natin, kilalanin natin na ang tunay na pagkikisama, pakikiisa sa Diyos ay ang lunas para sa kamunduhan. Okay? So kung ayaw mong mahulog sa bitag ng mundong ito, mahalin mo, lumakad ka kasama ng Diyos araw-araw. Manalangin, magbasa ng Bible, maglingkod sa Panginoon, maging tapat sa simbahan, sa iglesia, maging tapat sa paglilingkod sa Panginoon, at magiging malayo ka sa kamunduhan. Pangalawa, huwag kalimutan na ang ginagamit ng Diyos upang maging katulad tayo ng Panginoong Hesukristo ay ang kanyang salita at ang kanyang banal na espiritu. Okay? Huwag kalimutan na ang salita ng Diyos at ang Espiritu Santo ng Diyos ay ang mga bagay na ginagamit ng Diyos upang tayo ay maging katulad ni Kristo. So araw-araw dapat nagpe-pray, araw-araw
nagbabasa ng salita ng Diyos. Number three, dapat magkaroon tayo ng spiritual na training at saka exercise. Spiritual na training at exercise. Alam nyo, kung ikaw ay naligtas ng Panginoon nang medyo matanda ka na, halimbawa, may edad ka na, niligtas ka ng Panginoon, ang dami mong naugalian na mali at ngayon na ikaw ay anak ng Diyos at mathetes, disipulo, dapat talikuran mo na yung mga naugalian mo na mali at tigilin at magsimula na gumawa ng tama. At ito ay hindi ho ito simple o easy na dapat na gagawin. Marami hong pagsubok, maraming kahirapan. Pero garantisado ho, kung tunay na magkaroon ka ng spiritual training and exercise, garantisado ho, mawawala rin yung naugalian mong kamalian. Kaya sa church natin, pasyente ho ako sa mga Kristiyano na naligtas ng medyo may edad na, dahil tunay nga naman na mahirap na ituin ang nakasanayan na kamalian. Pero hindi ito imposible. 2 Timothy chapter 4 verse 7. 2 Timothy chapter 4 verse number 7. Yes, mahirap pero hindi imposible. Sabi ng Bible, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Yan ba? Yun ba yun? 2 Timothy 4:7. Yes. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. So, may tagumpay ho si Paulo. Alam nyo, nung naligtas si Paulo, ang dami niyang mga nakasanayan na ugali na mali. Pero inayos niya ang kanyang sarili sa tulong ng Panginoong Diyos, sa grasya ng Diyos. At nasabi niya sa huling wakas na nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko ang aking takbuhin. Iniingatan ko ang pananampalataya. Alam mo, Kristiyano, pwede mong gawin yan. Pwede mong sabihin yan na yung mga nakalipas kong mga nagawang mali ay hindi ipagpapatuloy sa ngayon dahil binago ka na ng Panginoon at bibigyan ka ng Diyos ng grasya upang ituwid ang mali. Okay? Pero kailangan ikaw mag-surrender ka sa Diyos. At gawin mo ang mga pinag-usapan natin sa mga nakaraang lessons, no? So, isa pa na dapat mong tandaan at gawin para magkaroon ka ng tagumpay laban sa kamunduhan ay tigilan mo ang mga makamundong bagay at palitan. Okay, so halimbawa, mahilig ka sa musika. Okay, marami naman tao mahilig sa music. Oh, so, hindi ko sinasabi na tigilan mo ang pakikinig ng music. No, ang sinasabi ko, tigilan mo yung pakikinig ng masasamang musika at palitan yan at lagyan mo ng palitan mo ng magagandang musika. Yes. Oh, dati nanonood ka ng masasamang mga pelikula. Eh di, huwag ka nang manood ng masasamang pelikula. Palitan. O, di manood ka ng magandang pelikula. Eh, pastor, walang magandang pelikula. Di patayin mo yan. Buksan mo ang Biblia. Mag-aral ng salita ng Diyos. O, palitan. Palitan. O, yung mga damit na hindi nakakapagbigay lugod, you know, na hindi kaaya-aya sa Diyos. Palitan! Pwede mong palitan yan, no? Kung gugustuhin mo lang, pwede. Yung mga salita na lumalabas sa bibig na hindi magaganda, no? Masasamang salita, maruruming salita. I-pray, pag-pray mo yan, palitan. Palitan. Magbigay ng pasasalamat. Magbigay ng pagpupuri. Magbigay ng patutuo patungkol sa kabutihan ng Diyos. Pwede hong palitan ng tao ang kanyang puso sa grasya ng Diyos. Okay, so merong yang
tinatawag na put off and put on. Yung put off, tanggalin, alisin. Yung put on, dagdagan, ilagay. Replace, i-replace mo ang kamunduhan at ilagay mo doon ay ang kabanalan. So, lahat, no? Lahat, pwedeng i-put off ang lahat, pwedeng i-put on ang tama. Okay? Alright. At last sa pakikipaglaban natin sa mundo, rejoice kapag gumawa ka ng tama. Maging masaya kapag ikaw ay tunay na sumunod sa Diyos nang may pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-rejoice sa Panginoon. Ngumiti at magpasalamat at tumingin sa langit at magbigay ng pagpupuri sa Diyos na merong kang tagumpay. Kung tunay na merong kang tagumpay, no? I-share mo sa iba, lalo na sa mga kapatiran, dahil nauunawaan ng kapatiran ang pinagdadaan ng Kristiyano na nalampasan na nila, kumbaga. At pwede mong i-share. Alam mo, dati ganito ang ugali ko, pero ngayon nagpapasalamat ako sa grasya ng Diyos, ganito na ang ugali ko. O, may tagumpay. Meron kang rejoicing at nakakapagbigay lugod sa Diyos. Alam nyo ho, ang mundo natin, ang kasalanan, binabanatan ho tayo ng kasalanan. Huwag nyong isipin ang pangangaral ng salita ng Diyos ay binabanatan ka ng salita ng Diyos o yung pastor, yung mga ngaral, binabanatan ka. No, ang tunay na bumabanat sa'yo, ang tunay na sumasakal sa'yo, hindi ho yung salita ng Diyos at hindi ang pastor. Ang sumasakal sa'yo ay si Satanas at ang kamunduhan na ito. At hinahayaan mo, kung ikaw ay makamundong Kristiyano, hinahayaan mo na sakalin ka at banatan ka ni Satanas at ng mundong ito. Pero Kristiyano, may laban ka. Kung tunay na ikaw ay nagsisi at tunay na ikaw ay magkumpisal sa Diyos at iwanan mo ang kasalanan, kamalian, patatawarin ka ng Diyos at bibigyan ka niya ng tagumpay para hindi ka na lumakad sa ugali at diwa ng kamunduhan. At pwede kang lumakad sa liwanag at sa ilaw ng salita ng Diyos. Alright? So, yan ho ang lesson number 27, Christian Life, Battles and Victories Against Worldliness. Hindi ho tayo dapat maging defeated Christians, no? Tinalo tayo ng kamunduhan na ito. No, ang nagtagumpay na sa Panginoong Hesukristo, at may tagumpay kung tunay na magpasakop ka kay Hesukristo. Alright, let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, na napakarami palang mga bagay na sa aming buhay na dapat na maituwid. Malamang may mga naugalian na kami na mali at makamundo. Pero kung ituturo mo ito sa amin, Lord, kami po ay tunay na magsisisi at iwanan ng mundo upang tunay na magpasakop sa Panginoong Hesukristo. At hindi ho kami maging kaibigan ng sanlibutan, kundi maging kaibigan kami ng Panginoong Hesukristo na nagmamahal sa aming kaluluwa. Salamat, dakilang Diyos. Bigyan niyo po ng tagumpay ang mga nakikinig, Lord, na tunay na umaasa sa inyo at nagnanais na lumakad ng matuwid sa inyong harapan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.